Ano pong kaso natin? Hindi po, sa back pain, para sa lumbar. Naiwan ko kasi x-ray ko sa New Zealand, ito ba rin, wala na yung... Pero ano yung pinagmulan? Doon na lang tayo magpipase. Ano yung, mayroon ka bang mga disgrasya? Mayroon dating sa aksidente namin na... Nang disgrasya? Anong aksidente yun? Nayupi ko lang. Nayupi yung truck? Yung ba na sinasakyan po nila. Tapos yung may mga kasama kumalab ba nila. Pero sa akin, yung x-ray naman, okay naman lahat. Wala naman po. Ang pagbabasihan natin doon, nung disgrasya nyo ba, ininta mo yan, nagkaroon ka ng mga painting mo? Ay, hindi, hindi naman. Kailan lang po siya sumakit? Matagal lang. Ito. Hindi, ngayon ito. Kailan lang? Laging... Ilang buwan na? Ano na rin eh. Nawawala po nga balik, Kasi wala po na ho. Nahilot lang po namin sa amin. Mga ilang ano sabi niya, hindi daw nakuha sa hilot. Mga nung nakaraan pong ano, pinano naman po namin sa orthopedic, yun nga, pina-extate po siya. Ano rin ho, may mga binigyan din po siya ng mga food supplements po. Bakit siya bibigyan ng ganun kung wala naman damage? Sabi nung... Kasi kailangan nun. Kaya binigyan ka ng mga vitamins o food supplement para mag-regenerate o mag-recover yung na-damage. Ganun yun eh. Naubos ko na rin kasi yung gamot. Naubos niya rin. Ang tanong, kasi hindi nyo dinala yung ano eh. Hindi nyo dinala yung ano para may basis tayo kung ano yung nagiging problem. Ang alam mo kasi, inuwi niya nga po doon. Eh, mula ko kasi Qatar, pumunta pa nga po siya ng New Zealand. Hindi niya ho matandaan ngayon kung nasaan na yung x-ray niya kasi ho... Pero ano yung lumabas na impression? Kasi hindi kayo lumbar, bibigyan ng... Lumbar ano, Papa? May problem yan. Hindi kayo bibigyan ng ano. May ano po yung dito niya po. May parang may... Parang nalamog na maset. Parang nalamog na maset. May problem. Hindi, magkayo ba yung buto? Hindi yung fracture. Pinakita po yung spine tapos parang... Kasi wala nga yung x-ray. Nasa kanya po kasi yung x-ray. Ano yung exacto ano? Kasi baka... Meron po tayong tinatawag na compression fracture ha. Meron tayong tinatawag na mga burst fracture. Yan o yung mga ganyan. Merong may mga ganyan. Kasi sa inyo lang din po ako magre-rely. Kasi hindi kayo bibigyan ng mga vitamina sa buto o sa mga ano, kung walang damage yan. Tapos katulad yan, taon na, pabalik-balik lang, pag napuwersa, iyan na naman. Pagka ano, napahinga, good, goods naman. Pero pag once na nagpuwersa kayo, parang ganun. Iyan na naman, babalik na naman kayo sa dating, ano ba to? Siyempre. Pero naman siya totaling yung talagang sagad sa sakit. Yung ano lang po yung ngalay lang. Yung sigurado kasi. Oo, ngalay lang po. Hindi naman po yung... Sa inyo po kasi, sa inyo lang din ako mag-ano. Katulad yan, naiiwan nyo yung files nyo. Meron kayong hindi maipaliwanag na nilagay ng doktor doon. Eh siyempre ako, hindi tayo pwede manghula-hula. Kaya kasi... Parang na ganun daw po kasi siya eh. Nung ano kasi tulog. Na-compress. Oo, tulog po kasi siya. Nasa gitna po siya nung van. Yung iba po niya mga kasama niyo. Isa ba na comatose ba? Yung isa po, ano naman po sa bakal. Siya po, pagising niya, rumble-rumble na sila doon. Tapos masakit lang po talaga yung ganito niya. Kaya pinagpahinga lang po siya ng tatlong araw. Pero yung mga kasama ko, putol-putol yung buto. Ito, balik yung dito. Tapos yung... Ibig sabihin. Na, ganun po kasi talaga yung van nila. Pero hindi yung sinasabi nyo kanina kasi meron kayong sinabi parang may fracture na. Hindi yung fracture, sir. Hindi ko nga rin mo ma-explain kasi sa akin. Sa inyo kasi nanggaling yun eh. Sorry kaya, po. Hindi na kaya mag-relay lang. Para sure lang yun tayo kasi baka mamaya. Eh nga, gilagaya, sinasabi ko nga sa inyo meron tayong compression fracture kasi meron siyang history ng ano eh. Yung mga kasama niya naganda bali-bali. Meron siya naipit. Eh nga, tingnan mo yun oh. Kasi hindi ko naman yan sasabihin kung walang ganyang anatomy na lalabas. Opo. Kasi kung paulit-ulit lang palaging masakit, ngangalay, pahinga, puwersa, iyan na naman. Nangangalay lang po siya pag nakaupo po lagi. Yung madali lang mangalay. Oo. Yung nakaupo lang. Pero, pagkaganong pa man, kailan yung disgrasya? Bago pa ba? 3 to 4 years na yan. 3 to 4 years na po, sir. Okay, sige. Very good. Kahit pa paano medyo ibitaw mo na siya. Tsaka yung ano pa lang din dito yung may frozen shoulder din daw po siya. Frozen shoulder. Sige, tingnan mo. Nag-lay up daw po. Unang lay up. Frozen shoulder. Unang lay up, sakit agad. Sakit agad. Eh, hindi naman bubuksin. Hindi naman bubuksin. Naangat eh. Kumbaga siguro. Naipitan na konti. Na-exercise niya na po rin. Kasi ang frozen shoulder, naku, huwag yung pangarapin yan. Napakasakit yan. Ganyan lang yan, oh.
hindi na maangat. Tapos pag inaangat natin, gumaganon yung katawan mo. Ini-exercise yeah. Pero ito, yan o, kahit pa paano, siguro sa dulo na lang masakit ito. Yan. Yan. Sa dulo na lang yung masakit. Ay, pag binalik mo, masakit mo. Pag binalik, oh, yan, ibig sabihin, meron niyang mild dislocation, kumbaga hindi tumutugma yung sakit eh. Pag binalik, may masakit. Oo. Oh. Di, konting, mamaya, tanggal yun. Tapos yun lang, siyempre, nag-alala ako rin sa ano eh. Once kasi, sa assessment natin, lumabas sa inyo na ganun ang nangyari sa inyo, ay magiging careful ako. Kasi para sa inyo din yun. Napapalad ko rin yung vlog. Opo, kailangan natin yung ganun. Sa inyo ako mag-base. Siyempre, pag hindi kayo nagsabi ng totoo, eh dito, kinakarati ko, pinapalagot ako lahat, tinahata ko. Eh kung mayroon palang, ano dyan? Totoong fracture, di... Lagot lalo. Nahatak, di nalagot lalo, di... O ano mangyayari? Sino magsasuffer? Kaninong katawan ang mag-iiyak-iyak? Yun, ang pinaka-dabis. Iiyak din ako, mawawalan ako ng ano. Oh. Hindi naman siya mamamatay. Ang problema... Baka hindi ko makatrabaho. Hindi siya makakatrabaho kasi mas lalo na disgrasya. Wala akong training yung pera eh. Napapatagal na. Tagalip? Oh, tagalip. Okay ka naman eh. Medyo naubos na rin sa business eh. Ayan, yan lang wala tayong solusyon dyan. Pilot lang tayo, tsaka alignment. Relax lang. Lagat. Para yan dito sa mga ngalay-ngalay dyan. Papanood kita nung sa ano ka pa, sa Saudi. Relax lang. Diyan tayo nagsimula sa Arab world. Mga player naman. Ibang sikat na player do. Pumupunta rin sa akin. Kasi, alam niyo naman, pag-player, gusto makapag-laro ka agad. Grabe yung mga balok ng pahal. Pihig ka ang patigilid. Sa ano ko na rin nun? Sa Qatar ka na ng disgrasya? Oo, sa Qatar. Almost 5 years ata yun eh. Alam lang, madali lang mga alay. Nakakatakot kasi pag sa labas tayo ng bansa, ano, pag namatay tayo ron, ang hirap iuwi. Pagka may pandemya pa, diretso lubog. Wala na, hindi tayo makita ng pamilya natin. Pag nag-Muslim ka, hindi ka na pauwiin. Swerte mo na, dun ka na ilulubog. Kumbaga, pag nakita sa ikaw mo, Muslim ka, nasa, sa, kunyari, Saudi ka, ay, ililibing ka na ito. Huwag ka na nila ililibing, oo. Kasi Muslim. Karangalan sa kapatid ng Muslim yun, kasi yun yung pinaka-holy, ano, Mecca, sa Saudi. Ihaya ka, sir. Kita nyo, hinahalak natin. Kung may mga putol, putol din dito mo. Hatake yun. Hatake ko. Daba. Siyempre, kumbaga, safety first. Safety nyo. Kasi hindi ko na may babalik yun. Kung nagsinungaling man kayo, magsinungaling kayo, para masira ako, putulin ko yung katawan nyo. Eh, kayo na magdala, no? Eh ako, ang goal ko talaga, maayos kayo hanggat sa abot na makakaya ko, maayos ko kayo para makabalik kayo sa trabaho nyo na maayos. Pero hindi naman mawawala kasi may makalaban tayo sa ano eh, sa business na ganito. Minsan may nagpapanggap. Parang sa ibang video napapanood ko yung sabi, hindi ka kinulam, napanood ko yung kaya no. Nagluloko ka lang eh, ginanito kita, hindi ka mo, hindi ka umalma. Tapos nung tinanong kita, sumagot ka. O di, ibig sabihin, nasa tamang katinuan ka. Hindi ka under na. Siyempre, mayroong ano yan. Sa business kasi, may competitor. Lahat ng business. Sisiraan. Dati, hindi ko pinalalabas sa video na tinitignan ko yung x-ray. Ngayon, nilabas ko sa video, tinitignan ko yung x-ray. Oh, radiologist ka ba? Ngayon, may angal na laman. May angal nung hindi ko pinapakita. Pinakita ko, may angal pa rin. Wala talaga. Lahat pa rin. Wala nang ano eh. Walang tama eh. Walang tama. Kasi nasasagasaan yung business. Yan yun eh. Nung hindi ko nilalabas, ako lang
talagang simpleng edit lang kasi nga takot ako noon nung bago-bago ako. Okay. Pero nung may abo, marunong na tayong magkonsulta sa abogado, kaya natin magbayad sa abogado. Kaya na lumabas. Wala pa lang ano. Wala naman pa masyadong paying. Basta may papel ka at hindi intensive yung ginagawa mo, hindi ka nag-oopera, hindi ka nagtuturo. Normal lang na wala pa lang ano dyan, walang malpractice. Hindi ka nag-x-ray. Binasa mo lang interpretation, okay lang yun. Pinagkakaroon na rin ni Lord yun pagka siyempre, itong tao ito gusto nang gumaling. Pag naitiwala ka, talaga malaking bagay. Nag-isa dibdib yung umay. Kaya dito, wala talagang pilitan. Bahala kayo. Kung magpo kayo dyan, kung hindi na. Sa page, pwede namin kayong ano yun dyan. Hindi namin kayo eh, nagtawag kayo ng tawag. Hindi, pumunta kayo. Tawag kayo ng tawag. Hindi, sila. Kung maniniwala kayo, sinasabi, budol daw to. Huwag kayo pumunta. Kasi gano'n lang yun. Kaya, dyan na kayo. Huwag kayo pumunta. Hindi. Kawawa din, balik yung bahay. Pero may stainless, ayaw nyo na rin patanggal kasi mas masakit pa lang pinatanggal. Ganun talaga eh, kung wala naman siya nararamdaman. Ayun yung kanina nagatid ng tubig. Putol yun dito nun, car-accident din yun. Putol din. Pero maganda na kasi yung bakal na kinakabit. Titanium plate na kasi ngayon. Yung mga bagong. Oo, hindi na siya yung ano, hindi na siya katulad noon na nangingilo pag malamig, sobrang kirot. Nai-infection dahil sa bakal. Pero ngayon iba na. Titanium plate na kasi kinakabit ngayon. Galing din ang atari yung kasama ko nung napunta sa inyo sila kasama ko rin. Lumamig man ang panahon. Pero ngayon sa New Zealand na kayo? Oo, sa New Zealand. Stepping stone talaga natin yung Arab world. Mas mabilis tayo matanggap pag galing kayo ng Saudi, Qatar, UAE, Dubai. Basta Arab world kasi nandyan yung mga heavy equipment na hindi pa nagagamit sa iba. Mga sasakyan na supercar, Arab world agad ang binibig. Ordinary na nga lang yung mga ano dyan. Oo. BMW. Pangkarani wala yung mga GMC. Pinambabaldugbaldugla ng mga batay. Ginagawang karo na lang yung mga BMW. Oo. Yung mga, ang tawag to? Mercedes-Benz. Very normal. Kumbaga, pinangaano-ano lang yun. Hinaharabas. Porsche? Naku, wala yan. Yung mga mamahaling mga ano ron, iba naka-taxi, taxi lang. Upo ka, di ba? Taxi lang yun. Kaya pag nanggaling ka dyan sa Arab world, priority ka nila eh. No? Nahihirapan din sila sa Pinas na kumuha, yung maraming process ng tao, kaya mas gusto na yung... Pinapatalon na, no? Mas gusto na yung... Kaya yung mga nandyan sa Arab world, medyo malit pa ang kita natin dyan. Try niyong ginawa ni sir, tumalon ng New Zealand. Yung iba, Canada, tumatalon sila ng Canada. Eh, yun ang target natin, yung umunlad eh. Lakas na ng loob. Hindi ka naman papatayin eh. Kung wala kang ginagawang ano. Trabaho lang hanap mo. Huwag kayong matakot ma-deport. Deport? Iuwi lang din kayo sa Pilipinas, hindi. Huwag kayong matakot dyan. Huwag lang talaga kayo magbenta ng droga, magbenta ng mga illegal na kung ano-ano. Alam nyo, bawal yung ganito, bawal yung ganito. Iyan ang papasukin nyo. Huwag. Kailangan laban lang ng patas. Darating din yung panahon na uunlad din tayo. Sundan mo lang yung proseso. Tsaga-tsaga lang. Tsaga parehas lang ang laban. Parehas lang. Advantage na kasi tayo pag naka-abroad kahit papaano masustain natin yung gusto nila. Pero pag dito kasi talaga sa Pilipinas, 645, pagka malas-malas ka pa, provincial rate ka pa, 500 mo. Pag bumili ka ng ano, yung 500, ulam lang yan, wala pang bigas yan. Yung 5 years na kontrata mo. Tsaga lang, tsaga-tsaga lang. Oh. Okay na? Oh, sa balaka mo, tayo ka. Oh. Yoko, abutin mo yung pamo. Nagagawa mo ba dati yan eh?
Pera. Hindi, hindi. Okay. Ako mahalaga, wala tayong fracture. Nakaligtas ka sa... Thank you, sir. Huwag ka lang maligot din, ha?